Magandang araw po. This is Mer Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po ang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Self-watering plant. Ngayon pong araw na ito ay i-share ko po sa inyo ang paggamit ng sapal at sabaw ng niyog bilang effective na fertilizer sa ating mga tanim na alaman. Pampaganda po ng ugat ng alaman, ano? Pampadami ng ugat, pampatatag ng stem at pampabunga sa ating mga tanim na halaman. Halin po kayo, samahan niyo ko. So ito po, no? Dalawang niyog yung ating gagamitin. Kukunin po natin yung sabaw niyan at ang kanyang sapal. So, piliin niyo po yung yung matanda para po marami kayong makuhang sabaw at yung gata. So ito yung dalawang niyog, ito po yung kanyang sapal, ito yung sabaw at siyempre yung gata. Ako po ay once a week kung bumili ng gata sa palengke dahil mahilig po ako sa ginataang alimasag o kaya po yung ginataang tulingan. Napakasarap po yun, ano? Once a week po ay nakakapag-dilig ako ng aking mga halaman mula po sa sabaw ng niyog. Ito pong sabaw niya ay ito po yung ating ipandidilig, ano? At ito naman po ay ilalagay sa mga puno ng ating mga tanim na halaman. Pampaganda po ng kanilang ugat at pampaganda rin para bumulaklak at bubunga yung ating mga tanim na halaman. Pwede rin pong ipang-spray ito, ano? Kung ipang-spray po ninyo, be sure po ay salain po ninyo, ano? Nang sa ganun na hindi po bumara sa ating sprayer. So ngayon po, actual application po tayo, ano? Para po mabilis ding tumubo yung ating mga cuttings na grapes, ano, ay diligan po ninyo ng sabaw ng niyog, no? Ngayon po ay ito naman pong sapal ng niyog ang ating i-actual application na i-fertilize sa ating mga tanim na halaman. Ilagay lang po ano sa puno ng mga tanim po ninyong halaman. So yun po ano, mula po ngayong mapanood nyo ko, kung kayo po bibili ng gata sa palengke, ay huwag nyo na pong itapon yung sapal o yung kanyang sabaw. Sa halip ay ingin po ninyo, ano? At ipandilig, ipan-fertilize, paglagay na papataba sa ating mga tanim na halaman. Nawa po ay nakapag-share ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito, kaugnay po ng paggamit ng sabaw ng niyog at sapal ng niyog bilang fertilizer sa ating mga halaman. Kung may natutunan po kayo, ano?
i-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak itong ating video tutorial na ito. Nang sa ganun ay marami po tayong maabot at matulungan na ating mga kababayan. Papalaganapin po natin ang organikong pagsasaka sa ating bansa. Bago po ako mag-shoutout, muli po sana akong maglalambing sa inyo, ano, na mag-subscribe din po sa vlog ng aking anak na si Kayla. Ito po yung Sincerely Kay. Si ang anak ko po ay nutrition student. Isineshare po niya yung mga masustansyang pagkain. So tiyak po ay may matututunan po kayo sa vlog ng aking anak na si Kayla na Sincerely Kay. Kung may natutunan po kayo dito sa akin, ano, sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman, may matututunan naman po kayo sa kanya sa pagprepara ng masarap, simple at masustansyang pagkain. So huwag niyo pong kalimutan, Sincerely Kay. Yung mga nakasubscribe na po kayo sa kanya, ano, maraming maraming salamat po. At yung hindi pa, ako po ay naglalambing na mag-subscribe kayo sa Sincerely Kay. Ngayon po ay shoutout tayo sa Napoleon Gardening Farming TV, Alex Eraso watching from Agonoy, Bulacan, Ronalda Fuertes, Kelly Allison Paraiso, Tyrone De Leon, Shared Bikes, at sa MPD Badminton Club sa pangunguna po ni General Leo Francisco. Si General Paku po ang siyang director ngayon ng Manila Police District. Lagi po namin siyang kalaro sa MPD Badminton Court. Shoutout din kay retired police General Marcelino Pedroso. Siya po ang founder ng MPD Badminton Club na aking kumpare. Shoutout kay Major Bong Sagum, Major Romel Anasiete, Major Alfa Dilia, Sir Raymark Donato, yung aking palagi ang partner, at ang isa ko pong partner, si Sir Joseph Lukban. Shoutout din kay Ma'am Choco, kay Ma'am May, kay Ma'am Heidi, Ma'am Sheila, Ma'am Cholay, Ma'am Oyen, Jesseline, Maring Sony, Ma'am Rhea, Ate Rose, Ate Anna, at siyempre yung aming coach sa MPD Badminton Court, si Radley De Mateo. Shoutout din kay Kuyang Ray Nadar ng Subic Zambales, ano? Ang kumpanya po ni Kuyang Ray Nadar na Trackboy International Incorporation ay naghahanap ng 15 heavy truck drivers at 15 painante. May maganda pong sweldo at may magandang incentives ang sino mang gustong maging truck driver at painante ng Trackboy International Incorporation. Mag-submit lang po kayo ng biodata sa subic.steel@gmail.com. Ulitin ko po yung kanilang email ad, subic.steel@gmail.com, o tumawag po kayo sa number na 0917-621-8492. Ulitin ko po, 0917-621-8492, at hanapin po ninyo si Mr. Lester. Ito po yung Trackboy International Incorporation ni Kuyang Ray Nadar. So yung pong walang trabaho dyan, ano, na marunong pong mag-drive ng mga truck, ano pa pong iniintay nyo, ano, tumawag na po kayo at mag-email sa subic.steel@gmail.com at tumawag sa 0917-621-8492. Sa mga nagnanais naman po na mapalalim at mapalawak pang kaalaman kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman sa pamamagitan ng organikong pamamaraan, iniimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show at radio program. Ito po yung Masaganang Buhay. Umiere po ito tuwing araw ng Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH, Signal TV Channel 1 ng TV5. Simulcast po ito, no? Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Meron din po akong column, ano, tuwing Martes. Umaga po kayo ng kopya ng Filipino Star ngayon. Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sikreto sa pagsasaka. At siyempre po, yung hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel na ang magsasakang reporter, mag-subscribe na po kayo. Like and share, click the bell button, nang sa ganun ay ma-inform po kayo kapag may mga bago kong video upload, video tutorial, at ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po. Stay safe, happy farming, and God bless.